Panat nagkaroon ng live ngayon no, patungkol sa continue na paghihiring tungkol kay Ma'am LB. Itong isang kasambahay dyan sa, ikaw magkakamali no, sa Batangas ata ito nangyari. Pakikorek ako mga kabanat. Bago ko lang kasi i-cover itong video eh. So, nakita natin na nagkaroon ng ultrasound no, sa mga specialist. At nakikita mga kabanat na talagang matindi yung damage sa niya. Ayon mismo sa ano, ayon mismo sa specialist no, sa mata ay talagang grabing damage. Halos itong mata daw na ito ng lambot na. Parang ano na siya no, bugbog na bugbog yung dating talaga no. Wow, ito ay permanent na ito na bulag, wala nang pag-asa. At ang itong part daw ng kabilang mata ay yung nakaaninag pa. Ibig sabihin medyo nakakasaga pa siya ng konting liwanag like ilaw. Pero aninag na lang talaga. So dahil sa matinding pinsala na inabot. So ibig sabihin talagang minaltrato siya ng husto talaga ng kanyang ako sinong salbahing kumawa niya. Dapat ma. So panoorin niyo ito mga kabanat, itong pagpapaliwanag ng doktor. Maiksi lang ito, tapos i-upload natin, tapos tuloy natin kasi live, nagkaroon ng live eh. Next slide po. Yan. So we examined, I'm Dr. Joe Poblete, together with me is Dr. Elaine Diaz. So we are from the Philippine General Hospital. So we examined Ma'am LV at our institution last September 5 with the following findings. So I'm showing the patient's right eye as examined using the slit lamp examination. No? Isang uri po ng aparato para mas makita natin yung mas maliliit na detalye ng mata. Ito po yung itsura ng kanang mata ni Ma'am LV. Nakikita ho natin, no, meron hong puti sa gitna na bilog, no, sa crystal ng mata or cornea. So before that, you're a specialist, eye specialist? Yes po. Ophthalmologist? Yes, sir. Yes, Your Honor. So what we're seeing po is calcific plaque, no, parang kaliskis po, no, sa crystal ng mata. At bukod ho doon, yung crystal po mismo ng mata, marami ho siyang maliliit na ugat, no, hindi na ho siya klaro, ng, kagaya po ng sa normal na tao. Bukod ho doon, sa ilalim po niya, meron hong parang membrane na nakita, parang balok po na tumatakip doon sa gitna ng paningin, kaya halos wala na ho siyang makita. Yung paningin ho ng kanang mata, hand movement with fair light projection, ibig sabihin, nakakaaninag na lang po ng galaw ng kamay at nakakasabi po kung saan po yung direksyon ng ilaw. Ganun na lang po kalabo yung natitirang paningin. Grabe. Next slide po. Yung susunod po na larawan, ito naman ho yung kaliwang mata ni Ma'am LV. Na so ito yung mga kabanat na sinabi ko kanina, bugbog na bugbog talaga. Po na kakaiba na ho yung itsura. No? Ang tawag ho dito sa kondisyon na ito ay thysis bulbae. Ibig sabihin ho, kuluntoy na ho yung mata, malambot na ho, dahil sa malaking damage na tinamasa niya. No? Ano po, doktor, ano po yung mga guhit-guhit na brown? Iyan ho yung dati niyang cornea no, na umimpis na po. Kaya ho ganyan yung itsura no. Yung matang po yan ay no light perception, ibig sabihin bulag na po talaga, hindi na ho nakakakita ni aninag ng ilaw. Patay na talaga yung mata niya. So because hindi ho kami makakita ng lagay po ng likod ng mata ni Ma'am sa kanan, nagsagawa ho kami ng additional test no, ocular ultrasound ho yung tawag. Next slide po. Makikita ho natin, base ho doon sa isinailalim po namin na ginawa ho namin na ultrasound, na hindi lang sa harap ng mata yung problema, no? Maging yung lente po ng mata ni Ma'am, wala sa tamang posisyon, maaring na displaced po, no? Palikod. At mismong yung retina ho niya, yung isang bahagi po ng mata na importante sa paningin, ay may bahagi po na natuklap, no? Next slide po. So ang final na diagnosis ko namin para kay Ma'am LV, para sa kanang mata po niya, dinagnose po namin yung kanang mata as a case of intracameral fibrovascular proliferative membranes, probably from chronic neglected inflammation as well as corneal leukoma with calcific plaque, incomplete posterior vitreous detachment and vitreous membrane with focal retinal traction by ultrasound. Yung sa kaliwa naman po, sa layman's terms, ano ibig sabihin po? Pasensya na po sa technical term, no? Yung unang bahagi po, yung intracameral fibrovascular proliferative membrane, ito ho yung nabanggit ko po kanina na parang membrane or balok na nandun ho sa loob ng mata niya na tumatakip po dun sa
pupil or dun sa putas ng mata. At yung naiisip po namin na posibleng dahilan po noon is a chronic neglected inflammation. Ibig sabihin, matagal na hong nangyayari po ito, no? Dahil sa matinding pamamaga na hindi po nagawa ng karampatang lunas, kaya ho siya nagkaganoon. Bukod ho doon, yung calcific plaque po, yung parang kaliskis sa kristal ng mata, nasa diagnosis din po. At yung nakita rin po sa ultrasound na parang may bahagi po ng retina na natuklap, no? At saka ho yung lente na wala sa tamang posisyon. Yung sa kaliwa, yun po yung nabanggit ko na lumiit na ho yung mata, nag-shrink na po, naging kuluntoy na, kaya ho ganun ho yung itsura. Ang tawag ko doon ay thysis bulbae. Lumubog kasing mata pala eh. Wala po sinabi niya wala sa tamang posisyon. Pwedeng ilagay sa tamang posisyon, sa kanan, yung sa kanang mata. Kung ooperahan ho natin, tatanggalin ho natin yung na-displace na natural lens at papaltan ho natin ng artificial na lens. Ang ibig sabihin po, pag ilalagay sa tamang lugar, may posibilidad na makakita, makabanaag ng kaunting liwanag. Next slide po. Allow me to answer that using the next slide. Yun. So yung plano po natin para sa pasyente kay Ma'am Elvi is to offer the following surgeries po, no? Ayusin ho natin yung harap ng mata niya. Ang tawag ho doon ay anterior chamber reconstruction. At bukod ho doon, ayusin din ho natin yung likod. Ang tawag ho doon is sparse plana vitrectomy, no? Yung lensectomy po, yun po yung paraan ng pagtanggal ng lente na na-displace. Tapos saka ho tayo maglalagay ng artificial na intraocular lens na tinatawag. Bukod ho doon, dahil po yung kristal ng mata po ni ma'am ay malabo na, nangangailangan po siya ng corneal transplant, no? Or optical penetrating keratoplasty. Yun ho is a major operation at kailangan po ng paghahanda bago ho siya maoperahan. Okay, Doc. With the permission of the chair, all of these are trauma-related, am I right? Trauma is one of the many possible causes, Your Honor. What are the other possible causes? Other causes can be from infection, from chronic inflammation, from metabolic causes, and trauma is just one of these possible causes. Alright. Meron po ba siyang pag-asa makakita? If matuloy itong surgery? We have advised the patient regarding guarded prognosis. Ibig sabihin ho, kahit gawin ho natin po yung operasyon dahil matindi na ho yung damage na tinamasa ng kanang mata, wala pong kasiguraduhan regarding the result of the operation. Na kahit operahan ho natin, hindi natin magagarantiya na makakakita ho siya. So how many percent is she blind? 100% left and right eye? The left eye, sir, is 100% blind, no light perception. However, the right po, meron pa siyang naaaninag na hand movement, paggalaw ng kamay, at kaya niya pa hong masabi kung saan po yung direksyon ng ilaw. Pero malabo na ho talaga. Alright. Grabe. Still have any presentation? That's my final slide po, Your Honor. You have a written report of what you've just narrated to us? We issued the clinical abstract to the Senate physician po. Do we have a copy of that, ComSec? The ComSec is directed to retrieve a copy of the report given to the Senate Medical Office, and that would form part of the records of this proceeding. So, directed. Senator Estrada, you have a statement to yes. Project. Yan muna mga kabanat, no, ang gusto ko lang munang ipapakita sa inyo yung presentation ng doktor, no. Nakikita natin na matindi talagang damage daw yung natamo nitong si Ma'am Elvi Vergara, no, dahil sa grabe siguro pagmaltrato sa kanya, no. Eh dapat ay magkaroon ng ganung ano, parang hindi tao yung gumawa niyan, mga kabanat eh. Mga ganyan ay parang hindi mo masabing tao o hayop, baka hayop nga, no? Baka hayop nga, hindi magawa niyan eh. Imagine mo yung kababayan mo, ganyanin mo. Parang wala kang, ano, parang feeling mo, parang ano ka, no? Parang ano ka eh. Parang feeling mo, ang kaharap mo yung ano eh. Minsan aso sa hayop nga, mga gano tayo, naawa eh. Pero yung mga ganong sitwasyon, tingnan mo yung mukha ni Ma'am Elvi, minyon ng talagang grabe, no? So, dapat magkaroon ng talagang
mga ano no, kaparusahan dito sa kung sino mang gumawa no. Eh nagtutudlan at nagtuturuan kasi. Pero alam natin sa tulong itong mga senador, makukuha din 'yan, makuha. At sana may managot, hindi lang yung hanggang hearing lang, no. Managot dahil mayaman yung kinakalaman, dapat talagang i-prosecute, hindi yung ala dahil mayaman gagamitan ng pera, no. Hanggang na lang matigok yung isang tao, hindi pa natapos yung kaso. Iyan naman talagang kalakalan sa ating bansa eh. Pag mayaman ka, gagamitan ng pera, hala, sige, sige, hanggang hala, ilang taon na lang, hanggang namatay na lang yung nagsasampa ng kaso, eh, hindi pa natatapos, hindi pa na, ano, hanggang madismiss na lang dahil nga yung nagsasampa ng kaso ay natigi na. Dahil sa tagal na sa tagal, talaga. So, alam mo na mga kabahat, maraming salamat. See you next video.